Welcome to our humble house. Hi everyone! Welcome back to my channel. So this accommodation is provided by our company. At ipapakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo kung ano ang nasa loob ng accommodation na ito. Kung gusto niyo sumama sa tour natin for today, so keep on watching guys. This is the garbage room. Ayan, you can put your garbage here. Over here guys, sa may hallway ng accommodation namin. So this is the fire exit. Ang purpose ito, in case na may fire or something, minsan nagmamalfunction yung ating elevator, this is the best way para maka-exit tayo. So, dito, mga fire detector, sprinkler. This is the camera for protection, for security. So, this is the typical floor plan or floor map. Na eto, tungkong area to. Dito kami, 604. So, evacuation map. So, dito natin makikita lahat ng exit door na kung saan ka pwedeng lumabas if ever may fire. So, nandito to, to sanitize your hands. Eto ang doorbell, guys. Doorbell na accommodation namin. Ang purpose nito, syempre, para ma-inform yung nasa loob. Na may tao sa labas. Kasi ito, from inside, makikita nyo kung sino yung nasa labas. Welcome to our humble house. Yung mga rules and regulation na accommodation namin. So, kailangan namin sundin ito. So, nandito naman tayo, guys, sa aming kitchen. As you can see, this is the fire extinguisher. So, lahat ng accommodation namin, obligado na merong fire extinguisher. Ang purpose nito, in case na merong fire, so mas mapiprevent natin yung pagkalat ng fire. Kasi ito naman fire blanket, as you can see, may drawing siya kung paano siya gamitin. Like, for example, dito sa area to, malaki na yung sunog niya, pwede mo magamit to, fire blanket. Cabinet here, as you can see, this all cabinet, occupied siya. Dito namin nilalagay mga stock namin. So dito ko nilalagay mga gamit ko for cooking. Ang kaming automatic washing machine. Mostly sa abroad, ganito na yung ginagamit. Mas high-tech na siya. Ayan. Ilalagay mo na lang yung damit mo, waiting for ano yung prepared mong timing ng paglaba mo. Tapos, isasampay mo na lang. So, napaka-convenient niyang gamitin. So, welcome to our humble room. So, as you can see, guys, napakalawak niya. Behind my back, may tatlong bed. Yung bed na nandun, yun yung bed ko. So, ito naman yung sa kasamahan ko. And as of now, dalawa lang kami ng roommate ko na nag-stay dito. So, ito reserved siya for the future na if ever mag-hire yung company namin or may ma-transfer from other store, so, naka-reserve siya para sa amin. Lahat ng nasa flat na to ay purong Pilipino. So, wala kaming ibang lahi na kasama. At that's the very good thing talaga. Kasi, you know naman, the culture, the beliefs and religion, the foods, everything, pag na-mix tayo with other nationality, medyo may kaiba. Although may good thing and bad things din naman, but much better kung kasama mo talaga lahat is ng kapwa mo Pilipino. Itong room na to, ito yung parang tiyatawag nating master's bedroom kasi dito naka-attach yung banyo. Tapos nandito rin yung main switch ng aircon. This is the main switch of aircon, guys. So, pwede mo siyang i-adjust. Ayan. Ito yung room temperature at ito naman yung adjustan. So, as you can see, 17 na yung room temperature. Pag tinaasan mo siya ng more than 17, so, mamamatay yung air condition. Pero, pag nawala na yung lamig ng kwarto, automatic magbubukas na ulit yung aircon. Nga pala, yung aircon dito ay centralized. Konektado siya sa lahat ng rooms, doon sa kabilang room. So, this is the blackout curtain. So, sa labas nito, you can see. See? Makikita niyo yung outdoor view.
That's the view, guys, outside. Kahit sobrang maaraw sa labas, pag nakasarado yung cortina natin, madilim sa loob, madilim. Kung natutulog ka sa umaga, tapos nakasarado tong cortina mo, parang akala mo gabi pa din. The cabinet ko to, ito naman yung cabinet ng kasamahan ko. Tapos ito, cabinet ko rin to, for my personal things. This will be my cabinet, guys. As you can see, wala naman siyang masyadong laman. Dudugyutin lang. Ayan. Meron siyang drawer. Mga hanger ko lang yung nakalagay dyan. Tapos ito empty. So wala masyadong nakalagay dito. Tapos ito naman yung sa drawer or sa ano ng kasamahan ko. Ito naman, parang lampshade style siya. So kung natutulog yung mga kasamahan mo, you can open this one. Kasi as you can see, I will close the light. Ayan. As you can see, parang siyang lampshade. So pag ito lang nakabukas, kahit may natutulog dito sa mga, sa area ko, hindi gaanong apektado kasi yung impact ng ilaw niya parang dim lang. Kung ano naman, pwede siya buksan. And design ng kwarto, napakaganda. This is my teddy bear. So kasama ko siya for 3 years, 4 years, or 5 years, I guess. I'm not sure, but matagal ko na siyang kasama. Hindi ko siya tinatabi sa kama ko kasi nga, ayoko siyang masyadong madumihan kasi mahirap maglaba dahil masyado siyang malaki. So kasama ko siya, pero lagi siyang beside my bed. So I'm planning na ipabagahe din siya. At dalhin sa Pilipinas! Actually, wala pa siyang name. Ano ba magandang name para kay Teddy, guys? So, comment down below kung anong pwede nating ipangalan kay Teddy. Gusto ko para siyang babae. Babae. Babae ka ba, Teddy? Mga charger ko, yung pang straight natin ng buhok, pang blower. Tapos, eto guys, from my old accommodation. Kinip ko na siya dito sa loob ng kwarto ko kasi nung nag-transfer kami dito, binigyan kami ng bagong plancha. So, I keep it here para hindi na ako pumunta-punta doon. So ngayon naman, itutour ko kayo dito sa aming banyo. So welcome to our humble bathroom. So now we're here sa banyo namin. Simple lang siya, pero may pagkabongga nga. Sabi ko nga sa'yo, pwede mo siyang i-consider as like you're in a hotel kasi yung facilities niya dahil bago, as in bago. Super bago, guys. So ngayon, so this is the bathtub. Kung hindi mo afford mag-swimming or kung gusto mo feel na feel mo yung heat at feel na feel mo yung init ng labas, pwede ka mag-swim dito, guys. Punuin mo lang siya, may swimming pool ka na. So this is the exhaust fan and this is the shower. O diba, may pa-shower pa. This is the bidet. Magpumas ng ng pupu. Pupuwet. This is the one. Toilet paper. At yun lang, simple lang siya, diba? Ang simple lang yan. Ito, my improvised toothbrush holder. Mga ganon. Toothbrush, toothpaste holder na galing lang siya sa bottled water. At kinat ko. Tapos, here na, instant toothbrush holder. Diba? So, that's all for today, guys. Kung gusto niyo ang video ko at kung gusto niyo pang makita ang future video ko, please don't forget to subscribe to my channel at please hit the bell button para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko. So, thank you for watching, guys. Bye! Thank you.